Hello guys! Hello, hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, goodbye, energy para sa inyong lahat. Ito ay general weekly tarot reading para sa Latin Aries. Okay, naka-reverse to Aries ha. So, sinasabi ng Barat sa'yo dito na pwedeng sa linggong ito, siguro may tinataha ka na landas na papunta doon sa success mo. Okay? May tinataha ka ditong parang direksyon. Ang sinasabi ng Baraha sa'yo dito, na anuman daw ito na pangarap mo sa buhay, okay, wait lang, nagalaw. Anuman itong pangarap mo sa buhay, anuman tong direksyon na gusto mong tahakin, paakyat sa tagumpay mo, kung medyo this week is hindi ka masyadong excited, hindi ka masyadong, anong tawag dito? May gusto kang marating, okay Aries? May gusto kang marating, pero sa linggong ito, medyo makakaramdam ka ng pagkadismaya. Makakaramdam ka ng konting, anong tawag dito, pagkaboring, or hindi ka masyadong interesado. Parang tinatamad ka or posibleng yon tinatamad dito kasi reverse siya, 'di ba? Sinasabi ng Barat, keep going forward, 'di ba? So kung tinatamad ka, kung walang interest, nawawalan ka ng interest sa linggong ito, pwedeng pagod ka lang. Pwedeng masama lang yung pakiramdam mo, masama yung gising mo or ano pa man. So wala namang kaso to sa iyo, 'di ba? So magpahinga kung pagod, but wag na wag kang susuko dito sa kung ano man tong tinatahak mong landas pataas. Next card natin is Uncovering Treasure. Sa linggong ito, may posibleng unexpected twist ng events, unexpected money, success, unexpected windfall, good luck, good fortune, lump sum, or kung ano pa man na madidiscover ka. Okay? So, ang pwede ditong mangyari is may madidiscover ka na isang trabaho na available para sa'yo and kikita ka ng malaki. Okay? May madidiscover ka na treasure, diba? May madidiscover ka sa linggong ito na is either kayamanan, is either pwedeng pagkakitaan, is either pwedeng pagkukunan ng finances or additional income or kano pa man. So, mga ano to eh, mga unexpected blessings, miracles, unexpected prosperity na abundance ito. Okay? Okay. Aries. Okay. Aries, making difference, sharing yourself, and coming into power. So, yun. This week, sinasabi ng Barahan na posibleng yung dati mong ginagawa, yung mga kinaugilaan mo, or kung saan ka komportable sa comfort zone mo, kailangan mo sigurong lumabas sa comfort zone mo. Hanapin yung pagbabago. Or yun na nga, 'di ba dito? Like for example, wala kang interest, nawawalan ka ng interest, tinatamad ka. Hindi ka kontento, distracted ka, 'di ba? Distracted ka sa araw-araw. Sinasabi ng Baraha sa iyo dito na pwede kang lumabas diyan sa lugar na 'yan. Sa mindset na 'yan, pwedeng lumipat ka ng lugar, lumipat ka ng trabaho, umalis ka dyan sa comfort zone mo, step into your power, boldly and confidently. Kasi may naghihintay sa'yo eh, may naghihintay, di ba ma-uncover yung treasure. Hindi mo makikita yung good luck and good fortune na yan kung dyan ka lang mag-i-stay. Okay, so kung feeling mo hindi ka na masaya,
feeling mo hindi ka na kontento, yun nga, lumabas ka. Coming into power ka. Lumabas ka sa comfort zone mo. Kailangan mong i-discover yung mundo. And share mo yung talent mo sa mundo, 'di ba? Kasi kung palagi ka lang nagtatago diyan, palagi kang nasa comfort zone mo, wala. Sayang yung ano eh, sayang yung gift mo, sayang yung blessings na naka destiny para sa'yo. Diba? May mga tao kasi na contento na sila sa probinsya, sa Pilipinas, pero yung talent nila, yung strength nila is pang international pala. So once na lumabas sila ng bansa, lumabas sila ng barangay nila, ng province, doon nabubulusok yung tagumpay. Diba? The devil. Capricorn energy. Nakikita ko sa'yo dito yung attachment mo eh. Negative attachment, yun yung problema. May mga kaibigan ka ba? Kapamilya, karelasyon, na parang sila yung rason kung bakit ka hindi makalabas-labas sa comfort zone mo. Etong kailangan mong alisin, etong mga negative na attachment na to. Sa either mga kaibigan na lulong sa bisyo, a relationship na toxic, family na sobrang toxic, pwedeng sila yung rason kung bakit ka hindi kontento or nawawala ng interest. Sila yung kailangan mong iwasan. Page of Wands, nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo mag-focus sa future mo. Okay, and wag, like dito, kung masyado kang distracted sa ngayon, wag na wag mong isusuko kung ano man tong empowerment, itong power mo na to. Kasi yun nga yung sabi ko sa kanina, meron ka nakakayahan na hindi mo na di-discover pa sa ngayon. Kasi nasa loob ka ng comfort zone mo, may pumipigil sa yung mga attachment na hindi sila parang healthy sa mindset mo, hindi healthy sa physical, mental, or spiritual, or financial mo. So kailangan mong mag-decide ngayon. 'Di ba? Tingnan mo. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong mag-focus sa future mo. Huwag kang mag-focus sa kung ano yung nangyari sa nakaraan. Kasi parang sinasabi ng baraha, hindi ka makapag-desisyon dahil takot ka. Takot ka kasi pwedeng may nangyaring hindi maganda sa nakaraan. Yung disappointments mo sa past, daladala mo pa hanggang sa ngayon. So parang iniisip mo, like for example, may nag-offer sa'yo ng work, hindi mo tinatanggap eh, kasi iniisip mo na, yung mga kasamahan ko dyan, mga traitor pa rin, ganito ganyan. So parang yun, nagka-trauma ka. Dito sa barahang to, sinasabi na isang decision making ang gagawin mo. And etong decision na to is makakatulong siya para matulungan ka na mabawasan yung mga obligasyon mo sa buhay. Financially, guys, sobrang makakatulong to sa'yo. Okay? Kung ano man yan, it's either work yan, business, or source ng income. Thank you, guys, and see you again. Bye!